Ikaw, O Diyos, ang siyang iniisip at inaalala ko sa mga unang sandali ng bagong araw na ito na iyong biyaya. At ngayon, inilalaan ko ang panahong ito upang manalangin at makipag-usap sa iyo o aking Diyos. Maraming salamat sa umagang itong ipinagkaloob mo sa akin upang lalo ko pang maipahayag ang pag-ibig ko sa iyo at sa aking kapwa. Bantayan mo ako at gawing ligtas sa buong maghapong ito. Ilayo mo ako at ang aking pamilya sa anumang masama. Maituon ko nawa ang aking pag-iisip, pananalita at asal tungo sa iyo. Nawa maging kalugod-lugod sa iyo ang lahat ng aking gagawin sa araw na ito. Ipadala mo ang iyong espiritu nang magampanan ko ng buong katapatan at pagmamahal ang lahat ng aking tungkulin sa araw na ito. Ituro mo sa akin, O Diyos, ang mga dapat kong gawin at ang landas na dapat kong tahakin. Maipahayag ko nawa sa aking mga mumunting gawain ang naguumapaw na pag-ibig ko sa iyo o aking Diyos. Bigyan mo ako ng tapang, lakas at pag-asa nang maharap ko ang mga pagsubok at mga suliranin ko sa buhay. Tulungan mo kaming lahat na nanalig sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Panatag at buo ang aking pagtitiwala na kasakasama kita sa buong maghapon. Hindi mo ako pababayaan at alam kong kaagapay kita anuman ang mangyari sa araw na ito. Ngayong umaga, basbasan mo ako at ang aking pamilya. Ipadama mo sa akin, pati na rin sa mga mahal ko sa buhay, ang iyong kapayapaan at dakilang pagmamahal sa amin. Sa iyo kami umaasa at nananalig. Gabayan mo nawa kaming lahat nang umayon sa kalooban mo ang aming mga pagkilos at paggawa sa araw na ito. Mamuhay nawa kami sa liwanag ng iyong pagmamahal sa umagang ito at sa buong maghapon. Itinataas ko sa iyo, O mapagmahal at makapangyarihan Diyos, ang aking puso, diwa at buong pagkatao. Manahan at manatili ka sa aking piling, O Diyos. Basbasan mo ako at biyayaan ngayong umaga at sa buong araw na ito. Ang lahat ng ito ay hinihiling ko sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Tunay nga bang epektibo ang pagdadasal para sa kalusugan at malulubhang karamdaman? Nagkaroon ng pagsasaliksik ang mga siyentipiko ukol dito upang malaman ang katotohanan. Ating alamin, panoorin at huwag palampasin. Ang Pilipino ay sadyang reliyoso ngunit minsan ay kinakalimutan pa rin ng iba ang pagdadasal. Higit pa dito, dumadami ang tumataliwas sa kanilang paniniwala at iniisip nilang walang silbi ito. Ngunit dito sila nagkakamali dahil siyensya mismo ang nagpatunay na talagang nakakatulong ang pagdadasal sa kalusugan. Samot sa ring clinical trials ang naisagawa sa iba't ibang parte ng mundo kung saan naging epektibo ito kontra sa mga sakit. Nagkaroon ng eksperimento para sa mga pasyente na may anxiety at depression, hindi pagbubuntis, heart problems, impeksyon sa dugo, rayuma at iba pa. Ayon sa lahat ng pagsasaliksik na ito, mas mataas ang bilang ng mga nagpakita ng improvement sa kanilang sakit kapag sila ay nagdasal o dinasalan kumpara doon sa hindi. Halimbawa, sa kaso ng in vitro fertilization kung saan 80 babae ang may dasal araw-araw at 80 naman ang hindi. 46.6% ang tuluyang nabuntis ng dahil sa pagdadasal, sa kabila naman ay 22.2% lamang ang nabuntis. Sa bilang naman ng 748 na pasyente na may sakit sa puso, mas mababa ang mortality rate ng mga pinagdasalan sa loob ng 6 na buwan. Sa isa pang clinical trial ng mga pasyente na may rayuma, halos sabay namang gumaling ang lahat ng pasyente ngunit mas maraming exercises ang kayang gawin ng mga pinagdasalan. Ayon sa mga pag-aaral na ito, kung minsan ay mas epektibo pa nga ang dasal kaysa sa mga medisinang nabibili sa drugstore. Ang claim ng ilang eksperto ay dahil raw ito sa placebo effect. Ibig sabihin, dahil sa malakas na paniniwalang gagaling sila, sa gayon mas magaan ang kanilang pakiramdam at nagiging positibo ang kanilang pag-iisip. Kasunod nito ang paglumanay ng stress o cortisol levels na nakakaapekto sa pagbaba ng blood pressure, napapabuting metabolismo at pagbaba ng pamamaga sa katawan. Ngunit paano ipapaliwanag ng placebo ang mga eksperimento kung hindi naman alam ng mga pasyente na sila ay pinagdadasalan? Dahil kung hindi nila alam, hindi pwedeng placebo ang rason. Ayon kay Professor Dr. Anne Harrington ng Harvard University, isa itong patunay na buhay ang Diyos at ang pagdadasal ay may kapangyarihang humingi ng tulong sa may kapal. Ang masasabi natin dito, placebo man o hindi, talagang ang nakakatulong ang dasal. Basta taimtim ang inyong paniniwala at ang hangarin ay kabutihan. Kaya't sumasang-ayon ng siyensya sa kasabihang, prayer is good medicine. Diyan po nagtatapos ang ating video. Huwag palampasin at ibahagi rin ito para naman ang mga kaibigan at mahal sa buhay ay maging aware. Yeah.